muli po tayo nagbabalik, mga kapaniwala, mga kanakos, ano po. Bago po ang lahat, maraming po salamat sa ating mga taga-subaybay, ano po, at saka sa naniniwala sa aming mga leta. At kumusta po sa lahat ng manggagamot ang tingero sa buong Pilipinas. So, kahit po sa buong mundo, lahat po ng manggagamot ang tingero. Natunay, ano po, kumusta po kayo lahat. Shoutout po sa inyo lahat. Ang topic po natin ngayon, mainit na po dito, ano, bibilisan na po natin. Ang idinaan ko po na sa mga benta ng antingan, binos ko lamang po doon, tinignan ko lamang po yung mga komento ng mga tao kung ano pong kukomento nila. No? Meron nga pong nag-komento na hindi yan mutya ng saging. Ang topic po natin dito ay mutya po ng puso ng saging. Ano po? Yung pong nahuhulog. Huwag po kayong magpapaniwala doon sa mga vlog na ganyan. Eh, hindi po tayo naninira rito. Hindi po basa-basa makukuha ang mutya ng puso ng saging na ipinatak po niya sa lupa, ano po. Kung hindi po tayo talaga pinagpala, hindi po tayo talaga magmimisyon, hindi po basa-basa may bibigyan. Ngayon, kung kayo meron yan, isa lamang po ang ibig sabihin nun, magmimisyon po kayo. Meron po kayong misyon na gaganapin po talaga. Kaya po kayo nakakuha nun. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit, kung sino man po sinasabi ninyong meron ganyan, kung totoo po yun, sila po yung may misyon. Kaya po sila nakakita nun, may gumagabay na po sa kanila. At saka hindi na po yan makakapulot ng batong Diablo dahil nga po yan may mga gabay na mabuti. Ano po? Hindi po yan kaya ng batong Diablo na lapitan ng tunay na magmimisyon na kalaban po ng kadiliman. Ganun lamang po kadali ang paliwanag nun. Ang topic po natin ngayon ay mutya po ng puso ng saging. Ang puso ng saging na to ay hindi po sa akin. Nung ibinlog ko to, ay hindi, na-post ko to sa isang bentahan. Sabi nila ay mutya yan ng ano, sabi doon po ako natawa, mutya yan ng ano, sabi ganun, sayote, dahil nga po sa totoo lang para po siyang sayote, ayan po, dahil nga po doon sa hukay niya. Ang totoo po nito, nakuha ko po to umaga po noon, dahil nga bawat umaga nagwawalis po ako sa harap ng bahay namin ay kapag pinagkakaluban po tayo, may pinapakuha sa akin ng gabay ng anghel na kidlat, ay bibigyan niya po yan. Hindi po tayo maghihirap dyan. Hindi po sinasabing napakadali. Yung ibig ko po sabihin, kaya po natin kunin kahit na po may mga kalaban. Minsan hindi ko na lamang po sinasabi sa inyo, meron po. Kaya nga po napakadali naming mamahagi, kahit po kapalit ninyo ay pera, ginagamit naman po natin sa mabuti. Pwede po natin itantulong sa iba, tinutulong din po natin sa pamilya, sa sarili. Sana po na naunawaan nyo rin po yan, dahil tayo po kumakain din po. Ano po, ginagawa po natin ng mabuti. Nagdadasal po tayo araw-araw para po lalong lumakas po ang ating visa, para lamang din po sa inyo sa pagtulong po namin mga tunay na tingero, mga tunay na manggagamot. Sana po naunawaan niyo po yan. Ano po? Ganito po yon. Hindi po sa akin na saging yan. Saging po yan ang kapitbahay namin. Nakatanim po yan dun sa labasan po sa amin. Banda doon po. Doon po yan, papalabas po sa amin, sementado po kasi. Nagwawalis po kasi ako, iritado po kasi ako eh. Hindi po ako sanay doon sa kahit kapitbahay ko, kaya yan, makikita po may dun. Wawalisin po na rin po. Binulong na po sa akin ito na may kukunin ako, may isang mutya. Pero hindi ko po alam kung anong klaseng mutya yan, ang gabay na nila tiglat ko. Basta sinabi nyo lang, kunin mo lang sa ilalim ng saging. Yun lamang po yun. Akala ko, doon sa saging namin. Pumunta po ako doon sa saging namin, eh, wala naman. Ngayon, nagwalis-walis ako, nawala na po sa isip ko yung may kukunin ako. Dahil nga po, sobrang init po ng panahon ngayon. Maaga pa po, pawisin ako talaga, sobrang pawis ko, nagwawalis ako. Nawala na po sa isip ko yan, dahil nga pati aso ko, ilalabas ko pa sa kalsada, ipapasyal ko pa po. Ano? Nung nagwawalis ako, talagang ipapasok pa rin sa isip ko na talagang kukunin ako. Dahil ang mga dumi po, napakarami. Napakadami po ng mga dumi. Dito po sa kalsada sa amin, ang ginawa ko, nung nagwawalis ako pati sa kapitbahay, nang palabas na po ako doon sa kalsada, doon na pumasok sa akin, ay, meron pala akong kukunin. Sa ilalim ng puno ng saging, hindi ko po alam kung anong saging. Pinuntahan ko lamang po yung saging dito sa kapitbahay namin, sabi ko, wala. Lalong wala dito sa saging na tatlo sa amin, wala rin po yan. Ano po? Wala rin po yan. Ang ginawa ko, naisip po talaga, yun na lamang pong last na saging palabas sa amin. Yung saging po ng kapitbahay namin. Yun lamang po naisip ko. Doon ko po siya nakita ito. Kung mapagmamasdan nyo, mga kapaniwala mga tanak ko, sayang po mga guhit niya, mga itim-itim. Ano po? Itim-itim. Ano po yan?
Isa po yung mga dagta. Dagta po yan. Dahil nung nakuha ko po siya, talagang ipapaliwanag po sa akin ng gabay ng Angel na Kidlat ko after po nung kung paano po siya kinuha at nakuha na po ano po. Talaga nung pagkuha ko po yan, may puso po kasi ganun. Pero may mga bunga na po siya. May mga bunga na po siya, mga kapanwala, mga kanakusan. May bunga na po siya. Ang nangyari, kukunin ko na lamang. Kukunin ko na lamang siya. Nung nakita ko talaga, dahil malinis po doon, damo po yung ilalim nun. Yung maliliit na damo lang po. Ito po yung saging, ito po siya. Nakatapat po siya. Ganyan, nasa lupa po siya. Puro po siya dagta, yung malagkit. Yan nga po, talagang ipinakilala niya na talagang siya hinulog po ng puso ng saging. Kaya po siya may dagta. Pinapaliwanag ko po sa inyo yan. Kaya ako lamang po ito na i-vlog para po makita ninyo kayong mga gustong magtanga ng mga mutya na binablog ng iba, mga puso ng saging na nga pa, hindi po ganun. Tapos mahulog, napakadelikado po yan. Delikado po yan. Ipapakita ko lamang po sa inyo ang tunay na mutya ng puso ng saging. Ayan po ang itsura niya po. Kapag hindi ganun ang itsura, huwag po kayo maniniwala. Ano po. Ayan po. Itinago po siya para po siyang itinago sa batong, ano ba to? Para siyang crystallize, tagusan po siya. Kumbaga para siyang quartz, pero hindi po siya quartz. Ibig sabihin, itinago po siya sa mga moonstones, sa quartz, pero hindi po ibig sabihin na ganun po siya. Dahil doon po siya itinago, dahil batong na po siya. Ayan po. Yan po ang itsura niya. Ano po. Pagmasdan niyo po mabuti. Huwag niyo pong gagawin. Ito pong sinabi ng gabay ng Angel na Kidlat na itanong ko. Dahil nga magmula nung hindi pa ako meta, nanonood na ako ng ganito. Napapanood ko yung sa pelikula, nga ka. Ganun po sa pelikula. Tapos mahulog, kunwari, magbiblink ng ganun sa bibig mo. Patak ng puso ng saging. Ngayon hindi po yun. Napakadelikado pala. May napanood na po akong vlog na ganun. Napakagaling niya. Doon ko lang naisip ang isang tao na to ay talagang tunay siya. Hindi ko na po papangalanan. Ano. Sinabi niya napakadelikado talaga yung gayahin na ibubuk ang bibig, alas 12 ng gabi, madaling araw, marami pong bantay. Mapapahamak po kayo. Pwede rin po kayong mawala. Yan pong sinabi ng gabay ng Angel na Kidlatan po. Dahil po ang pagpatak nito, marami pong naghihintay. Ngayon, tinatanong niyo po kung bakit wala pong kumuha. Kahit na nasa lupa na po siya pinatak, ganun po ibinigay sa akin. Hindi na po dapat tinatanong yun. Dahil po, ang mga gabay namin ay binabantay na po yan. Wala na pong makakamot dyan. At saka pa paano hahawakan ng jungle yan? Hindi po yan mahahawakan kapag tunay. Ano po? Kapag po mga tunay na mutya, hindi po lalapit dyan yung mga jungle. Gusto man po yung kunin, hindi po yan basa-basa mahawakan. Pero hindi po sinasabing hindi po nila yung kaya hawakan. Ang ibig ko po sabihin, lahat po ng nagnanais kumuha nito ay mapapahamak po kayo. Alam niyo po kung bakit. Hindi man nila mahawakan to, sisikapin nilang huwag ninyo mahawakan ito. Ibig sabihin ang gagawin nila, sasaktan po nila kayo. Kung kayo normal na tao, nagnanais na magkaroon nito, huwag nyo na pong susubukan, makapahamak lamang po kayo. Kahit gaano pa kalakas ang loob ninyo. Bakit? Normal na tao lang kayo, hindi po ninyo kami katulad na may mga panangga sa katawan. Ano pong panlaban ninyo sa kanila? Hindi naman po yung mga tao. Kaya pilit po sinasabi, lalo ng pamumulit ng mga bato, inakalang mo siya, lalo ng kidlat. Marami pong mga batong jablo, sila pong kusang nagpapakuha niyan. Nagpapapulit sa tao, minsan nasa puno, magpapanggap ng mga kidlat, madalas dahil nga po ang tao, nalulok sa mga kidlat, mga mutya. Sila po yan, hindi porke nakuha niyo sa puno ay kidlat, hindi po yun. Mapanlin lang po ang jablo. Sa mga estudyante ko, ilan na rin pong binaklas ko ng jablo sa batong jablo na yan. Ilan na po, marami na po. Pero yung iba nakuha nila sa puno, bakit hindi kidlat? Binaklas ko. Bakit batong jablo? Kaya nga po, hindi ko po kayo pinipilit maniwala. Sabi ko nga sa inyo, ang mga naniniwala lamang po, ang naliligtas po namin. Hindi po natin pwedeng pilitin ang isang tao hindi po maniwala sa atin. Dahil po may kanya-kanya po tayong kagustuhan ano po. Kung kanino po tayo gusto maniwala at hindi, yan lamang po. At saka ginagalang po natin dapat ang mga ganon. Ano po. Tayo po mga tunay na anting nga, manggagamot, nagpo-post po sa mga benta ng mga anting. Huwag po tayo sanang magbabanggit na masamang salita sa kanila. Dahil po, tayo po dapat ang umintindi sa kanila. Dahil nga po wala silang alam. Alam na natin wala silang alam bakit pa tayo magsasalita ng hindi tama sa kanila. Magsalita po tayo, mag-comment tayo.
ng maayos po. Pero wag natin silang mumurahin. Dahil po kapag ginawa natin yun, hindi po tayo tunay ng tingero. Dahil ang tunay ng tingero ng gagamit ay malawak po ang pangunawa. Dahil may gabay po tayo mabuti. At nagpahalata lamang po kayong pegi kayo ng tingero. Kapag nagpo-post po kayo ng mga kagamitan, tapos iba-ibang sinasabi ninyo sa isang tao, magkukomento, natural lamang yan, walang alaman mo anong sasabihin sa gamit natin. Sino ang dapat tauunawa? Tayo. Dahil tayo ang tunay eh. Pinapaunawa natin sa kanilang tunay. Ngayon, hindi rin natin sila pwedeng pilitin kung hindi sila maniniwala. Ganun lamang po yun. Ano po? Wag sana magagalit. Dahil ang tunay na ang tingero, ang tunay na manggagamot. Kahit man ang komento sa atin, hindi tayo dapat magsalita ng pangit sa kanila. Mga normal na tao. Alam din po nila yan. Ang nagsasalita lamang ng mga pangit dyan na nagpapanggap ng tingero manggagamot, yung hindi lamang po tunay. Ano po? Paprangkain po kayo. At saka kayong mga taga-subaybay ko, yun po ang totoo. Ano po? Ang tunay na ang tingero malawak po kami. Hindi po kami nagsasalita kahit na nasabihin po ninyo sa amin. Sasabihin po namin na maayos ang aming panig, pero hindi po kami nakakipagdangayan sa mga walang kwenta. Ang ginagawa ko lamang po, kapag may mapapadpad sa akin na nagpapanggap na taong Diablo, maninira, ano yung sinasabi sa akin, alam ko na po sino siya. Ginagawa ko lamang po, kung tao naman na ginagbayan ng demonyo, inutusan ng iba, may makakakita, hindi ka raw tunay bro, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi na po dapat pinapatagal. Ang gawin lamang po natin tayong mga tunay ng tingin, mga tunay na magagamit, i-block na lang po natin. Ibigay po natin ang oras natin sa iba. Dahil nga po mga Diablo, alam naman po natin yung maninira, di-distract po tayo niyan. Alam po natin yung kasama yan sa mga mission po natin yan po. Paano mga kapaniwala, mga kanakos, sa ulitin po, tandaan niyo po ulit ito. Ano po? Ito po ay pinamamahagi ko. Dahil po tayo kidlat, unahan na lang po. Ano po? Hindi naman po siya masyadong mataas. Ano po? Kahit po sa sinasabi natin na mahal po talaga mga mutya na tunay, lalo-lalo na kidlat, hindi po tayo dapat magbahagi ng ganun kataas na ano kung hindi po siya kakaiba. Yung po talagang rainbow ko ay kakaiba. Hindi po sinasabing tanganin ninyo. Dahil ang kumuha po sa aking trabong ko na as na cobra, isa pong sundalo, yan po ay 20k. So, tutusin lamang po, yan ay napakamura na sa 20k. Hindi po talaga pinamamagi yan. Dahil nga po, kailangan nila sila yung nag-mission. Kaya, karapat dapat po sila. Kung gano'n ang halaga nun, mas mataas pa po yung ano, bagari, wala pong gano'n. Sinaw na mga tingero lamang po pinagaluban niya. Ngayon wala nang bagari ngayon, eh. Wala na akong nagigit, wala na pong gano'n. Kaya sana po nawain nyo. Ngayon kung mabit ninyo, kayong mga meron, gusto ninyo, ibit ninyo. Pero hindi ko sinasabing bilhin ninyo. Ngayon kung gusto ninyong kunin, pwede kunin ninyo. Ganun lamang po yun. Ano. Kahit nile-level ko dun sa trabong ko ng ahas ko, ile-level ko yan. Kung gusto ninyo talaga. Pero pasensya na sa mga ano, nag-message na naman sa akin kaninang magang-magang isang ano, collector ng tingero. Bro, no, sorry kung pinamamagi muna natin to sa mga normal na tao. Hindi muna natin pwedeng ibigay sa inyo dahil alam naman natin ang mga mission. Ano po? Lalo na alam nyo yung kwento na dun sa nagbigay ako, ibinenta ng 120,000 sa ibang bansa sa isang gay. Hindi po tama. Dahil ang gamit ko, kung kanino ko lang binigay, kung kukoleksyonin ninyo, mga kayong mga kolektor, sa inyo lang. Pero kapag ipinamamahagi nyo pa sa iba, hindi na po tama. Yung kawala ang gamit ko. Ano maraming maraming salamat sa susunod ulit, mga kapaniwala, mga kanakos. Mahinit pa po rito. Ano God bless po sa inyo.